ba nung ano, nag-aral ako ng elementary at saka high school, mahina ako sa mathematics. And yan ang pinaka sa subject ko na talagang nagdurugo ang ano ko, ang isip ko niyan. Dahil hindi talaga ako masanay sa mga numbers, yung mga pagko-compute. So, nung nagkaroon ako ng ano, time, tapos nung nag-gipin ako ng mga books at saka notebook, may mga nakita ko. So, pinagsama-sama ko siya. So, ito siya. Yung nag-aaral ako ng mathematics, so, hindi ko alam kung, di ba, 1 million, ilang zero yung 1 million, makikita mo dito. So, ilang zero yung 1 million. Yan. At paano kung 1 billion, ilang zero? Pag 1 million, 6 na zero yon. So, pag 1 billion, ilang zero? Di 9. So, pag 1 trillion, di 12 zero yun. Yun. Then, yung mga, ano, yung mga, bawa, yung kg, kilogram, pag liter, L, pag pound, yun, LB, tapos M, meters, tapos MI, miles, yung mga ganyan. Then, yung, itong mga sim, ito, yung, ano niya, yung equivalent niya, tapos yung inches to millimeters, centimeter, inches, centimeter, square meters, tapos yung Fahrenheit, degree Celsius, yung mga symbols niya. Yan. Yung kasing lolo ko, yung tatay ni Papa, ang galing sa mathematics talaga. Kasi naging, ano siya, naging, yung ano, yung tawag dito, ako kasi naging survey aid eh. So, yan na yung engineer. Ayun. So, hindi ko naman yung galing sa mathematics niya. Yung mga equivalent. So, ito yung mga atomic, yan, yung mga symbols niya, mga ganyan. Pero alam mo ba na meron akong paboritong subject na alam ko naman na doon naman ako mahusay. Ang mga... So, ito, paborito ko itong librong ito. Kasi meron ditong ano, meron ditong mga... Yan, ito kasi ano, ito yung libro na pagbasa at pagsulat sa iba't ibang disiplina. So, ito yung mga sumulat, ito yung mga author eh. Meron pa dito ano. Parang yung ano ko, yung resume yung by data. Na nga ba yun? Yan. O, yan. No? Personal datos, yan. Kaarawan, pinagsilangan, kasarian, status civil, so, nationalidad. So, ito talaga Tagalog. Ganda ng pagkakaano niya, pagkakasali niya. Yan. Talagang Tagalog na Tagalog siya. Tapos meron din siyang ano. Yung tama yung training, Tagalog na Tagalog. Yan. So, ang ganda ng laman ito. Yan. Sintagang tinagalog niya yung ano, yung English Tagalog. Yan, yung work education. So, edukasyong panggawain. Yan. Study skill, kasanayan sa pag-aaral. Ang galing, talagang naano siya, na patuwa ko nung ano, nung binabasa ko yan. Kasi, kapag ano, naalala ko si Sia at si Sir Joel. So, yung nakalala ko si Sir Joel, meron siyang nagbibigay siya ng tipa, no? Ano, gumaling sa memory. Bago pa siya nakilala, mas na nauna pa siya, nauna pa yung isa din sa paborito ko si Doc Willie Ong. And then nung talagang asin naman na hindi naman ako ganoon kagaling sa pag-aaral. So nag-adapt lang ako ng mga magagaling na nagpapayo din sa YouTube, tapos may mga TV o radio naman na nagbibigay ng advice para sa mga ganoon. Ikaw lang talaga yung gagawa ng para ikaw ay ma-encourage o ma-develop yung iyong skill. Kasi, maano kayo mapag-iiwanan ka, kagaya ko, hindi ako napagtapos ng pag-aaral, pero nakakalala ko ng mga taong ganun, na-develop na lang yung, ano, yung pagiging mahilig ko sa libro. And pag may time, may pag-aaral, so, nung time na mahirap mag-aral kasi wala kang financial baon, pagkain, tapos pamasahe,
tapos yung mga project. Pero talagang yung eagerness, yung tawag yung pagiging humility ko talaga ay talagang natutupad naman. And may mga bagay din naman na mga gusto na hindi ko rin naman na ibibigisahan. So, naalala ko si Diego na yung mga i-advise niya sa akin, and doon ko lang naramdaman na magaling siyang magpayo and magaling din siyang minsan tinukutsara niya ako. And yung sabi niya, mas kung ano meron ka, yun ang pagbutihin mo. Kung ano yung alam mo, yun yung gawin mo. And ako kasi paiba-iba ako ng mga skills na ginano. Then nakita ko din sa kanya yung nung time na nag-sentiment ako. So nag-advise din talaga sa akin. Then ayun, pagalitan niya ako pag may talagang mali ako. And nakita ko siya yung pagiging tunay na tao. And ano, mayroon din ako nakakilala na sobrang makunat, sobrang ano yung bago mapag-isip. So nung kami kasi, ano, iba ang ugali namin kapag meron kami yung bawa. Dati kasi kompleto kami ng gamit. Yung tatay ko, nagpabahay siya sa kumpanya, and may TV kami, may video kay kami, may sarili kami ng TV, may sarili kami, kompleto kami sa lahat ng dilata, lahat ng pagkain, nakakain namin, na nabibili lang sa palengke, damit, yun, washing machine, meron kami. And kami pag may nanonood sa amin TV, hindi namin binabastos yung baba. Ay, tama niyan. At yun, ano, tama niyan. At lalaking babayan sa kurente. Hinahayaan namin. So, hindi kami, kahit mababa yung pinag-aralan ng nanay ko, tsaka ng tatay ko, high school ng tatay ko. Pero, yung personality niya, parang, ano lang, yung ganun, madungis, pala, kinakaibigan yung mga, di dapat kaibiganin, yung mga sira ulo dyan, mga pulubi, yung ganun kasi siya. So, yung tatay ko, hindi siya ganun, na, bawa, may nakita niya, galing siya sa labas, ay pag-inuman, tapos may kapit-bahay kami na kakikipad ng TV. Sabi niya, ay, pati na yan. TV niya, yun, no, baka wala nang babayaran. So, hindi siya ganun. And lalo na nanay ko kasi magaling siya makisama. And sa amin, naranasan namin na nakikipanood kami ng TV na biglang dating yung may-ari ng TV. Ay, tama na yan. Ang ganda-ganda pa ng panunod mo. Tama na, lalaki ng babayaran sa kurente. So, naisip ko na kahit mababa yung pinag-aralan namin o ni mama, ni papa, mas ino ko pa sila, mas pinupuri ko pa sila. And ni kagaya ng iba na naranasan namin, talagang ganun. And nagkaroon din ako ng amo na tagabuhat lang ako ng mga gamit. So naranasan ko yun na binati ko siya ng birthday, tapos, wala akong ano, wala akong handa. Ganun ba, sabi niya. Binati ko na nga siya ng birthday niya. Sabi niya yung entertain niya ako na, uy, ano, ay, salamat na, binati kita ng birthday. Ang siyang tugon sa akin, oh, ba't nandito ka? Hindi, babati lang natin ang happy birthday. Mahala ko saan na makikain sa'yo, o baka meron ka dyan. So, anong nangyari? Wala. Wala akong handa. Sige, it's not. So, na-experience ko yun. And, napansin ko lang na mas okay pa pala ako. Kasi kahit ganun lang yung pinag-aralan ko, yung siya, tapos siya ng pinag-aralan, pero mas hindi pa siya yung parang may pinag-aralan. So nakita ko na kakaiba pa rin siya. And pero mabait naman siya. And sa totoo siya, nakatulong siya sa akin. And sabi ko, ganun yung ugali niya. Baka, sabi ko, baka sa babae, baka may buwan ng dalang. Sabi ko, ganun sa sarili ko. Anong nangyari doon? Ayun. So, iba yung talagang tao talaga. So, halimbawa, naranasan namin na si mama, tinaiiran niya yung pera eh. So, halimbawa, nakakuha siyang pera, painumin niya yung mga tao dyan. Pero ang totoo, siya ba pag nawala ng pera, binibigyan ba siya? Ang hirap mangutang sa ibang tao. Tapos, may pera ka, uunahin mo ibang tao. So, minsan, ang sinisip ko lang, susuot ko lang kung ano yung meron ako, and may mga tao dyan talagang iba. So, minsan man yung may mga tao na minsan, ay, mapalad ka pa. Pero yun pala, nagising, nag-peace pala yung taong yun. So, ano ba, yung maraming tao na akala mo, mas ano, yung, minsan, dahil solo parent ako, hindi naman ako talaga, wala naman akong ID, wala naman akong bagay na gano'n. So,
Para bang hirap. So ang hirap in, kasi hindi naman ako member na hindi naman member ako ng 4 piece, di wala naman. Yun. Ako sa yung mga gamit ko, nagtatrabaho ako. Sinakripisyo ko talaga yung maging Girl Scout siya, maging sumama sa mga athletic, i-provide ko siya yung sumama sa Milo, ma-experience niya yung bumunta sa Mamala, sa forestry, mag-camping, mga ng, ano nga ba yung ma-experience sumakay ng Paragus, so makakat sa Palayan, mag-saranggola, mag-burador, yun, maglaro, and kasi naranasan ko din yun, and ayoko naman din niya maranasan kasi bibihira na lang kasi mali mo yung mga dating niya sa yung mga Palayan diyan yung mga ganyan hindi mo na ma-experience yan kawala ng puno ng mangga so yun siya and yung kinikita ko kahit nangangalakal ako o katrabaho sa sound system puyat pa tapos minsan na-experience ko yung ano yung nagtrabaho ko sa Lucena tapos nagbuhat ako, pinakain ba naman sa aming sardinas. So, kung construction niya, pag ano yung buhusan, papakainin ka ng ano, ng baboy, saka yung may sabaw. Tapos nagbuhat-buhat ka na napakabigat, papakain sa iyo sardinas. So, ang hirap, sabi ko, sakit sa ulo. So, ano lang, pakisama na lang. And, nakita ko din na mas sabi nila, hindi daw makisama. And, ano naman yung pakikisama ko sa kapwa ko, eh, pakisamahan ko naman, ako naman, namimidya ako ng kaibigan ko, and pakisamahan mo nga, lahat ng tao dyan, tapos mga magiinom naman, hindi kasi ako magiinom eh. So, naranasan ko yun na ang galing ni mama sa pakikisama, pero nung time na nawalan din siya, yung taong pinakisamahan niya, yun din yung taong nanira sa kanya. Nung nagkaroon kami ng, ano, nung kapatid ko, si Dandan, tapos ayun, nagkaroon ng problema. Tapos ibenta ni mama yung bahay, tapos mayroong mangungutang. Eh, siyempre, kaya naman benta yun, kailangan namin pera, dilipat kami ng bahay. Nung umalis kami doon, mayroong tao na pagbentahan na nga namin ng bahay yun, bahay ni mama, pumayag si papa, then mayroong mangungutang. Sabi, talagang ang dikit parang di ano mas matindi pa sa ano sa linta yun grabe may story yun si mama nakakaalam eh talagang hindi ka pa nagbenta ng bahay hindi ka pa magkakaroon ng pera so talagang ano hindi and so yet nagtataka din ako ba't ganun ano so yung mga ganung klaseng tao and ako masaya lang naman ako na ano meron kami sa bahay namin kung itsura namin kahit putpud na yung sapatos ko and pagdating naman ng araw, hindi naman makikita din naman nila ko ni suit ko. And pag sa formahan lang naman, ay lalaban din naman ako sa paano manamit, paano magsalita, paano gumalaw, ay kaya ko naman pumorma. And yung minsan naiingit ako sa mga pinsan ko kasi maganda yung suit nila. Pero siguro maganda yung family nila and naiingit din naman ako. Pero sabi ko, pera naman ng magulang nila kasi binigay lang ng magulang sa kanila yun. Nabigyan sila ng lote o kaya ano, kasi tumulong yung magulang. And ako, wala akong pagkukunang kasi sa daming hawakan ni mama ng pera, hindi naman siya naging maingat. And mas ibang tao nakikilala si mama dahil siya yung nagpupursige. Pero yung side ko naman, hindi naman nila nakikita ko yung pagpupursige ko. So, ano para bang hindi ba parehas, hindi ba bias, hindi ba tambay sa timbangan. So, ano lang, okay lang kahit ano mangyari. So, wala na may iba nang akala kung sino ka talaga. And, marami akong pinagdaan ng paghihirap. So, ayun, sa mathematics na nagsimula. And, naisip ko na para bang kahit ang daming problema, may solusyon. So, anong daming problems para mathematics, ganun lang, may solusyon. And, ginawa ko lang na ikwento yung nararamdaman ko. So, kahit naman painumin mo yung mga tao na diyan, minsan kahit nga sa kasalan, pinakain mo na, masama ka pa rin eh. So, ganun lang yun. And, minsan, para bang kasi naisip ko na isa din sa napakinggan ko sa radyo,
mas may yung nakakatulong ka o nakapagbigay ka sa kapwa kasi nagiging significant ka sa kapwa. So, naalala ko may nagbigay sa akin ng ganun, tapos akala ko, ano ba, parang kompleto na sana, kaso binawasan pa. So, saltik na lang ako. And, ganun talaga. So, kailangan, kahit madamot yung tao, kahit napakasobrang ganun niya, and, paibagayan mo na lang kasi ano yun eh. Dagdag din sa mga kasalubo mo siya. And, ano lang, para bang, mas bigay pa yung maging, maging mayaman ka sa kaibigan. Pero, hindi naman lahat ng kaibigan eh, mabuti talaga. So, meron din talagang kaibigan na talagang ipinanganak sa mundo para maging mang-abuso, manlait, at yun, man-chismis, and ano ba? May pinanganak talagang ano, asawaid talaga, and may pinanganak talagang sa mundo na talagang ganun talaga. So, meron din yung iba't ibang klase ng tao kasi siguro environment, siguro yung doon talaga yung pagkatao nila, and minsan man, minsan siya sabi kasi na mabuti pa yung wala kang pinag-aralan kaysa may pinag-aralan ka na napaka naman, napaka salbahe, walang modo. Meron naman talagang hindi na nag-aral pero daig mo pa yung, hindi na nga siya nag-aral pero daig pa niya yung nag-aral ng kolehiyo. Meron naman din yung nag-aral, daig, parang wala naman pinag-aralan. So, meron naman din na sobrang pangit na, masama pa yung ugali. And meron naman din yung kahit pangit na, napakabuti naman ugali. So, ako naman, sabi ko, pangarap ko na lang sa anak ko maging mabuting tao eh. And ako naman, 42 na ako, so maghahanap pa ba naman ako ng dalaga? Eh siguro kung ano yung dumating, may dumating na babae para sa akin, siguro hindi na ako maghahangad na tapos ng degree o no, o mayaman. Sino talagang dumating? Sino lang talaga? And hindi na ako tatanggi kasi dumating siya sa buhay ko eh. So, ba't ka ako tatanggi? And una, companionship yun ang kailangan ko, and tapos ano pa ba, tawag doon so hindi na kailangan yun, tapos ka lang pinag-aralan, maging mabuting tao lang, kasi napakasimple lang yung pangarap ko na magkaroon ng sariling bahay, na sarili ko talaga, na pag-aari ko, and siguro mas mabuti talagang hindi ka dikit-dikit sa bahay ng ibang bahay, kasi ang hirap pag dikit-dikit, and siguro yung wala kang sakit, wala kang kaaway, and siguro kahit gumawa ka naman mabuti sa kapwa, meron pa rin tayong may inggit at may inggit. So, meron talagang ganun. Siguro, pinanganak yung taong iniinggit o yung taong kiniinggitan sa ganung pamumuhay. Siguro, siya, mas kusa, mabunga, ganun. So, ayun, sabi ko, mahina ako sa mathematics, and ang mathematics ay para din palang kung anong dami yung problem, meron talaga yung solusyon. So, yun lang, and tsaga talaga ako para maubot ko talaga yung pangarap ko. Yan, thank you for watching my vlog, and bye for now.